Good day po mga ka-hydro. Sa video po na ito ay sasagutin natin kung ano po ba ang Kratky method. Babanggitin din po natin ang mga advantage at disadvantage ng Kratky method. Magbibigay din po tayo ng mga tips at iba pang informasyon tungkol sa Kratky method. Ano po ba ang Kratky method? Ito po ay isang simpleng paraan sa hydroponic kung saan nilalagay po natin sa ibabaw ng container na may nutrient solution yung ating mga halaman. Pwede po tayong mag-direct sowing gamit ang Kratky method. Or pwede po natin siyang i-transfer sa growing system na Kratky method kapag tapos na po siya sa hardening kapag gumamit tayo ng seedling tray. Dito po pinakita lang natin yung mga importanteng steps dun sa pagtatanim sa sowing gamit yung seedling tray. Ito pong yung pangatlo po is after hardening, ready to grow system. Iyan na po yung pwede natin ilagay sa grow system natin na ginagamitan natin ng Kratky method. Meron po tayo ritong Olmete na lettuce na merong iba-ibang DAS o day after sowing ang sabi nila. Pero mas gusto ko po itong tawaging days after sprouting. Dahil nagsisimula po ako magbilang kapag meron na pong sumibol dun sa buto. Ganito po yung kakatapos lang sa hardening. Ito po ay mga nasa 15 to 20 DAS na lettuce. Ito naman po ay nasa 25 to 27 days na lettuce na. At ito po ay nasa mga 40 days na lettuce na. 40 DAS na lettuce. Dito po ay gagamit tayo ng 1.5 na cook na ginupit natin tapos ininit natin sa kawali tapos tsaka natin hinulmahan gamit tong pot na ito. Ito po yung magsisilbi natin container or reservoir. Maglalagay din po tayo ng tubig. Ito po yung magsisilbi nating nutrient solution. Tandaan lang po na dapat nakalubog ng bahagya yung bottom o ilalim po ng ating pot. Ganyan po, dapat nakalubog siya ng bahagya. Pag nilagay na po natin yung lettuce natin na tapos na po i-hardening, ganito po yung magiging itsura niya. Makikita nyo po, nakalubog ng bahagya yung ilalim ng ating pot doon sa tubig o nutrient solution. Sa Kratky method po, habang lumalaki po yung mga halaman natin, nababawasan po yung nutrient solution natin. Nagkakaroon po ng gap sa pagitan ng pot natin tsaka ng tubig, kaya na-expose po sa oxygen yung mga ugat. Mapapansin nyo rin po na habang lumalaki ang ating mga halaman, mas kumakapal ang kanilang ugat at mas lumalakas silang sumipsip ng nutrient solution. Kung gagamit po tayo ng mga clear bottle sa ating pagtatanim, mas maganda ho na baluti natin ito ng insulation foam para po makaiwas tayo sa mga lumot. At mas gusto rin po ito ng halaman dahil mas malamig po yung tubig. Nagkakaroon po kasi ng lumot o algae kapag nasisinaga ng araw o liwanag yung tubig. Yung lumot po kasi ay nakikiagaw pa sa nutrient solution na dapat sa halaman natin. Ganito po pala yung masasuggest ko na cut o butas kapag gagamit po kayo ng DIY na pots katulad ng styro cup para sa Kratky. Mas maganda po ang tubo ng ugat kapag ganito yung butas. Yung kokopit naman po sa loob ng cup, normally po ang makikita natin is kalahati lang. Kalahati yung laman ng cup kasi po para sa Kratky, pababa naman po yung tubo ng ugat. Para sa akin po, okay po ito para sa mga patayo yung dahon tulad nitong lalik, orbital, tsaka po yung mga pansanggup, okay po ito. Pero meron po mga lettuce na palapad ang tubo, kaya ang ginagawa ko po ay medyo puno yung kokopit. Katulad po nito na Olmete. Ang tubo po kasi ng dahon nito is palapad, tsaka pabilog po siya. Kapag po masyadong mababa yung kokopit sa cup, masyado pong magiging siksikan yung mga dahon ng Olmete. Maganda rin po na medyo marami yung kokopit lalo na kung nasa lowland kayo.
katulad ko, mainit po rito sa mas malamig din po kasi para sa ugat kapag marami yung kokopit. Makikita nyo po dito sa lalik na mga 30 days po ay patayo po yung mga dahon niya, kaya po walang problema kung medyo mababa ang kokopit nito. At ito naman po yung ibabang dahon ng mga Almighty. Makikita nyo po, siksikan. Medyo puno na po ng kokopit yung cup nito, pero siksikan pa rin po sila. Masyado pong siksikan yung mga dahon nila. Mapapansin nyo po na magbabrown yung ibang stem nyan. Ganito po pala yung build up ng ugat sa kokopit kapag laki sa Kratky at NFT. Makikita nyo po dito sa kaliwa, sa laki sa Kratky, pababa po yung build up ng ugat nya. Pag sa NFT po, makikita nyo na dun po sa mismong kokopit magko-concentrate yung ugat. Isa po sa pinaka-importanting dapat tandaan sa Kratky, dapat po sarado yung, halimbawa po rito yung tuna box natin. Pag may opening po na ganyan, maaari pong pasukan yan ng mga lamok at pwedeng pamahayan ng lamok. At isa pa po ay maaari siyang makapagpainit ng tubig na nasa loob natin, which is masama para sa ugat. Isa po sa mga maganda sa Kratky method ay hindi po ito nangangailangan ng kuryente. Kaya maaari pong gawin ito kahit sa mga liblib na lugar. Basta po yung nasisikatan ng araw. Mas maliit din po yung gastos sa ganitong method. At low maintenance din po. Ibig sabihin po, kapag na-setup nyo na yung nutrients at nailagay na yung halaman katulad ng lettuce, kailangan nyo na lang pong antayin yung araw na pwede nyo na siyang anihin. Ang pinakagusto ko po sa Kratky method ay napakasimple po nito at napakadaling gawin. Itong Kratky method din po ang masasuggest ko kung gusto niyo pong subukan ang pag-hydroponics. Sa disadvantage po, isa po is yung stagnant yung tubig. So hindi, wala pong circulation yung tubig dito, kaya gusto po ito ng mga lamok. Pwede po silang pangitlogan, pamahayan. So, para maiwasan po ito, dapat ho siguradong sarado. Kapag po stagnant ang water at mainit po yung temperature, nalilimit po yung dissolved oxygen sa tubig. Ito po yung madalas na sanhi kapag root rot. Para ma-prevent po ito, dapat walang opening po. Yung ugat po dapat hindi masyadong nakalubog sa tubig. At pag sobrang init po, kailangan natin maglagay ng shade net. Hindi rin ho natin pwedeng pagsamahin yung mga full-grown na lettuce dun sa maliliit na lettuce dahil magkaiba po yung level na tubig na kailangan nila. Sa NFT po ay pwede itong gawin. Sana po may natutunan kayo sa video na to.
Palike po and subscribe na rin po sa channel namin. Hit nyo na rin po yung notification bell. Thank you po for watching.